to. Lahat nga doon ng mga nakabalot, si Sir Arnold, no? Yeah. Grabe. Ayan ang Mercedes-Benz. Jaguar. Wow. So, kalat-kalat po. Grabe. Ayos yung parking niya, no? Wow. So, 6 series. BM. Sobrang sariwa po. Lahat doon, tanggalan mo. Wow, ang haba niya, no? Mamaya ikakabit. Oh, grabe. Mamaya pabalik natin son, ha? Shoot! 6 series, ha? Oh, 6 series. Yan nga, eh. Kumbaga, ito yung pinaka top of the line ng ano. Tapos... Shark, 1976. Coupe pa siya, 2-door. Grabe. Yung engine niya ngayon, galing sa 633. Kasi 3-speed siya na... So ngayon, ano po yung engine niya? Bali, ano yan? 3.3 liter. Wow. NA turbo? Hindi, NA. NA lang. Grabe. So, isa pa lang to sa mga... Ayan pa nga yung iba. 630cs. Ganda ng interior. Ito, Jaguar. XK8. Jaguar, boys. So, yan. Puro tayo JDM. So, bago naman to ngayon sa channel natin, ano, mga... Euro. Mga Euro. Pero sabi ko nga, since alam nyo naman ang South Sin Panay JDM nga, pero it's growing. It's growing in me. Ang mga European cars kasi sobrang popogi. The only one in the Philippines. Wow. Brabus na CL600. Grabe. Original na Brabus. Original na Brabus. Nag-email sa akin yung taga-Brabus mismo sa Germany. Sabi niya, this is our car. So kung hindi nyo alam ang Brabus is yung parang Nismo ng Nissan. Oo, parang gano'n. Oo, parang roof ng Porsche. Yun. Brabus, boys. V8 po ba? V8. Yeah, for sure. V8 siya, tapos 350 horsepower. Stock 350. Two-door din. Hindi naman kayo mahilig sa two-door, no? Panay two-door eh. Marami pa ka two-door doon sa kabila. O, dami pa. Okay, tingnan natin. Grabe. So, one of one. Ito, ngayon lang din ako nakakita. XK8. Yeah. XK8. Ito, Benz din to for sure. This is special. Kasi ito yung tawag nila 190E Cosworth. Cosworth. Ito, original Cosworth po ito. Yes. Wow. Original na Cosworth. Ito yung Holy Grail din eh, kumbaga. Tapos yung engine, yung color niya. Ito yung Aricon Sedan. Wow. Smoke silver ang tawag, pero mukhang gold. Tapos yung tranny niya, dogleg. Ayan. So yung second and third, magkapantay siya. Mm. Tapos yung reverse niya, primera. Katabi ng Primera. Wow. Cosworth. Cosworth. As in, ito yung legit na hinahanap-hanap po. Yeah. Sobrang init na ito. Pag nag-post ka na ganito sa market, saglitan lang yan. Talagang... Dito benta ka ba dito? Wala. Wala. Lahat for keeps. Lahat for keeps. Nandun lang sa karera yung isang benta. As in, Cosworth, boys. Siguro yung mga mahihilig sa Euro, tsaka na lang nila, ano, tsaka na lang nila ma-intindihan at ma-appreciate ito kasi... Yeah. You know... Ay, ba? So, hindi ka engine ito eh. Ano siya? Dual overhead cam. Not the usual, ano, ayun, 2.316. Yan ang rig na Cosworth naman. Yan ang rig na, Cosworth na engine. NA po ito, di ba? NA. Ito yung nagpasikat. Ito yung ginamit ni Ayrton Senna. Bago siya nag... Yung bago siya pick-up. Bago siya mag-F1, lahat-lahat. Oo. Oo. So, si Ayrton Senna, kilalang-kilala yon. F1 driver. Yeah. Oo. Na pinangalanan, nagpangalan pa ng isang kotse. Para sa kanya, yung McLaren Senna. Kasi talagang legendary. Grabe. Ang ganda po, ang ganda nga ng ano nyo po, box eh, no? Dami susi eh. Wow. Cold start. Cold start ba? V8 eh, no? So ito po, all stock pa?
All stock. All stock. Kasi kung ganyang one of one, sobrang rare. Especially Brabus. Benz na, Brabus pa, kumbaga. Wow! Ayan ang mga kanina. So, ilang liter po ito? Bali, 5. 5 liter. Hmm. Meron ako ito. Mamaya, makita mo. Oh, sige, sige. Mas matindi pa dyan. Ang laki niya sa 5, ang liit niya sa 5, ang laki niya sa 5 liters. 5 liters? Okay. Akala ko nga yung makina ng ano eh, ng C63, CL63 same lang, pero hindi. Siguro kasi kaya 5 liter lang, kumbaga balance na sa body niya. Yeah. Hindi siya, kasi two-door na siya eh, hindi katulad ng mga C63 na 6.2 liter pero mahaba. Yeah. Para balance lang, kumbaga. Ito yung difference nito, sa usual na CL is they change the cam, bago yung mga cam, iba yung cam profile niya. So, mas malakas siya. Mas malakas siya. Mas malakas. It's two-door, guys. Ito naman dyan. Ito yung ginamit sa James Bond. So, cold start nung... Actually, tingnan niya yung susi niya. Kakaiba. Galing. Hey, guys. Cold start. Woo! Sheesh! Ano po yung makina na ito? V8. V8 din. Grabe yung ano, yung... Grabe yung ano, yung amoy. Legit. Kasi nang bango. Yan yung amoy ng Euro. Iisa lang yung amoy ng Euro eh. Yung leather talaga nila, grabe. Wow, the interior. Galing, no? Sobrang luwag. And 4-seater siya. Ngayon na intindihan ko po kung bakit ginamit ito sa movie ni James Bond. Naintindihan ko na, grabe. Nagde-demo lang guys, matibay. Matibay, matibay yan, yung makina niya, oh. Grabe. Parang siyang British Racing Green po ba? Oo, oh, yun ang color. Yun na mismo, British Racing Green. So sa Jaguar yun eh, dun na uso yun. Ito po, ilang liter to? Ito, 4 liter. 4 liter. Oh, 4 liter siya. Okay. Ano yung tunog ng V8? Wow. Masasaya ako, pero wala naman sa gas eh. Yung nga po eh, walang matitipid eh. Hindi siya. Hindi ako matipid, nandun. Ah, okay. Grabe. Laki po din ang makina niya, no? Mm. Mahilig kayo sa mga V8. Yeah. Meron ko isa doon, V8 bi-turbo. Bi-turbo pa? Wow. Grabe po yung collection nyo. Talagang hindi mo akalain dito lang sa parking ng condo may mga ganitong... alam nyo yun? Yeah. Pero siguro, kaya nyo lang dito nilagay. Pag madaling kunin, madaling gamitin, like kunwari may run, anong pipili, hindi nyo nakukunin sa isa pang bahay, no? Pati yung military wise, security wise. Oo, oh, pati. Safe. Oh. Mas safe dito kaysa sa iba eh. Oo. Wow, oh. Ganda yan. Maganda. Original paint. Original paint pa. Napakakinis niya pa. British Racing Green. Ito rin, original paint pa. Ang kinulayan ko lang dito is yun, pati yun. Mm. Ito po V8 din, no? Hindi, 6-cylinder yan. Inline 6. Yun ang sarado ng ano eh, ng European eh. Ng walang tunog na. Yung napaka-satisfying na isara yung mga pinto. Tapos yeah. Doon, meron akong mga roadster. Roadster? Roadster. Kasi medyo, there was a time na hilig ako sa convertible. Mm-hmm. Yun. Wow, ito katulad nito. C3. Yun, matipid sa gas. Oh, matipid. Kahit pa paano. 1.9 lang yan. Oo. Eh. C3. C3. Pero pogi, ito yung hindi naluluma yung ano eh, yung design niya. Yeah. Timeless, kumbaga. Tipid din yan. C3. Yeah. Sa nito babaan eh. Pag binagsak mo, talagang... Yeah. Ito pa, may Porsche! Nausuhan din ako ng Boxster. Yeah, a Boxster. Oo nga, no, yung convertible po. Nausuhan nga kayo. Nausuhan ako na. Tapos kinabit ako ng 19s na broken size. Deep dish yung likod. Tapos naka-Asian R-Race na... Ito, RS6 siya. RS6. B8x4O. Ito yung sinasabi yung... Kumbaga, sleeper siya eh. Para siyang sedan lang na ano, pero V8 na bi-turbo.
di ba? RS6. Ganda na fitment niya. Meaty. O, di ba? Ganda yung engine bay. Wow. Regalo yung 6 na original. Carbon fiber lahat. Oo nga, no? Parang bakit pa siya? Ito maganda dito. Sunroof. Yung sunroof niya, solar panel. Ooh! Original yun. Ay, sa? Parang pagka nag-park ka sa mainit, natay mo, gagana pa rin yung blower na yun. Mm. So okay lang kahit patay na under siya, wala problema. Hindi na kailangan ng power ng engine, no? Oo, hindi kailangan. As in, V8 oh. As in, block daw neto is yung ginamit sa R8, di ba po? Same block. Mm. Pero, difference lang, yung R8 kasi na V8, non-turbo yun. Non-turbo, eh nga lang this po. This is turbo, tapos dalawa pa sila magkabila. So walang lag. Walang lag. Pagka-apak mo, power agad. Oo, oh, power agad. Wow, fish talaga. Rumble po no ng V8. Wow. Grabe. As in. Medyo matagal ko na hindi nagamit ito. Oh. 3 months? 3 months na hindi nagamit. Yung know, carbon yung mga sidings, yung mga ganyang bits. Actually, katunog niya po yung ano, R8. Katunog niya R8. Pero mas maganda tumunog ang V8 ng Honda. Tama po. Kasi sa V10. Kumpara ng ano, kumpara dun sa V8 ng Mustang. Kasi ito ano, flat crank eh. Oo. Flat crank po, 'di ba? Kaya yung sigaw niya para sa 458 sa F430, yung ganun po yung ano niya eh. Hindi siya yung pa-cross. Yan yung cross plank. So yung mga flat crank, yun yung sumisigaw talaga na wow. Kaya iba yung tunog ng ano eh, na 458 talaga. Kaya sobrang daming may gusto ng 458 kasi gawa din ng engine niya eh. Yeah. Kahit V8 lang, okay na okay. Kasi yung sigaw talaga. Kunti lang kasi medyo. Iba no? Ito yung kotse na makapagpangiti talaga sa inyo. Kahit malakas sa gas, ayos lang. Pero pag direb mo naman. Grabe yan, grabe. Tapos yung whistle, yung whistle ng turbo. Wow. Pero wala pa tong ano, aftermarket na blow off valve. So lalo na pag pinalitan niyo talagang kada hataw niyo. Sigaw yung ano no, BOV. Stuck po din tong mga carbon, ano ba, parang Kevlar nga siya eh. Lahat. You know. Ang pinalitan lang dito, mags. Mags lang. Oh. Ganda, pati dito, meron carbon. Tapos, yung bakit seats niya, ang ganda. Yun nga po kasi Recaro, di ba? Oo, oh, Recaro. Wow. Recaro. So, stock niya, Recaro, pero walang brand, pero Recaro to. Ah, ito pala, guys. Oo, oh, Recaro. Ito nakalagay, oh. Pati sa likod. Yan, oh, Recaro. Ah, hanggang likod po. Ayos. Galing, oh. Galit na galit. Galit na galit, ayoko na. Nakakatakot. Medyo mausap, matagal din ginamit. Eh. Oo, ganun po pag na-stuck eh. Pero galit na galit siya. Tapos ang maganda sa kanya, sobrang simple niya lang. Ibig sabihin, less parts na magpo-prone na masira. Kumbaga, kung ano lang kailangan mo dito, kumbaga, ayun o. Parking sensors, ganun. Pati nga, radio niyan, stuck pa rin. Ayun nga po, hindi niyo pinaltan. No? Tinis niyo na lang kasi sayang yung value niyo din na stuck. Wow. Ayan, so big thanks ulit kay Sir Arnold and sa wife niya na yan. So dito ko na yung vlog. Sana kahit pa paano marami kayo natutunan from me and kay Sir. Ako madami akong natutunan. Kaya see you na lang. Palil South, peace!